hindi man kagustuhan ng parehong mandirigma, ay hindi na mapipigilan pa ang sagupaan ng veteranong boksingero na sino nito, the Filipino Flash Donaire, at ang pambato ng Polo Molok South Cotabato na si Raymart Assassin Gabalyo para sa WBC World Bantamweight title. Sa kanilang press conference, nagpakita ng iba yung respeto sila Donaire at Gabalyo, at kita nga nagingiti ang pa kumpara sa ibang mga pagharap ng mga boksingero na hindi napipigilan ang sarili sa pagbuhos ng emosyon sa mga kalaban kahit wala pa sa oras at lugar ng bakbakan. Hindi halata ang mga pag-iinsayo at paghahandang ginagawa ng dalawa para mapatunayan kung sino talaga ang magiging karapat-dapat na maluklok sa trono ng WBC under 118 pounds. Ngunit ano nga ba ang mga naganap? At bakit tila hindi naiwasan ang pagharap ng kapwa Pinoy na magkabasagan ng mukha sa ibabaw ng lona? Unahin muna natin ang mga nangyari kay Nonito the Filipino Flash Donaire, na ang akala ng marami ay hindi na makakabalik sa title picture nang matalo ito sa halimaw ng Japan na si Naoya Inoue sa isang unanimous decision noong 2019. Sa haba kasi ng karera nito at sa edad nito noon na 36. Tingin ng lahat na tuluyan ng isasabit ni Donaire ang boxing gloves ito at tuluyan ng iiwanan ang mundo ng pro boxing. Ang inakalang pag-retiro ng tuluyan ni The Filipino Flash ay nagawang muling gulati ng buong mundo nang ang noon ay WBC Bantamweight Champion. Ang French boxer na si Nordin Ovalle ay pinatumpa nito ng 3 beses at tuluyan ng inagawan ng titulo sa loob lamang ng 4 rounds. Ang naturang panalo ni Donaire ang nagbigay muli ng tsansa makipagdikdikang muli at makolekta ang mga dalang titulo ng mga kahanay na kampiyon nito sa 118 pound weight class. Ngunit ang pagpili ng kalaban ng kampo ni Inoue sa posibleng rematch nito at ang hindi pagkakatuloy ng laban sana sa kapwa Pinoy ring si Cuadro Alas, Janriel Casimero, ang tila nagpalabo sa tsansa nitong makapagsungkit ng mga titulo nito. Samantalang aksidenteng pagkakataon naman ang nagdala kay Gabalyo para maging mandatory challenger ni Filipino Flash. Ang dapat kasi makakalaban sa WBC Interim Bantamweight title na si Jose Velasquez noon ay napalitan ng dating IBF World Bantamweight Champion na si Emmanuel Rodriguez. Naging mahirap para kay Gabalyo na suungin ng pagtatagpo nila ni Rodriguez. Halos naging dikit ang laban ng tinaguriang assassin kay Rodriguez na nagpakawala ng mga malulutong na suntok kay Gabalyo. Kaya naman naging controversial ang naging split decision na hinatol pabor kay Gabalyo para maging WBC Interim World Bantamweight Champion. At sa salpukang magaganap, ating masasaksihan mga kabrader kung mapapanatili ba ng Filipino Flash ang titulo nito laban sa pumapaimbabaw na karera ni Assassin Nonito Donaire laban kay Raymart Gabalyo. Maganda ang game plan ni Gabalyo sa laban, ang hindi magpadalos-dalos na sumagupa agad kay Donaire. Forever is the strangest thing. It's shorter than you think. No think. Si Filipino Flash naman, inaantay lang na hindi mapigilan ni Gabalyo ang makipagsabayan sa kanya. Alerto ang mga kilos ni Gabalyo na baka makapagpakawala ng biglang suntok si Donaire. Sa delikadong lagay,
Agad yumakap si Gabalyo kay Donaire na mga corner. At hindi nga nagkamali si Donaire nang mapakagat si Gabalyo para sabayan ito sa pressure na ginagawa. Sa dikitang laban, nakatsyempo si Gabalyo ng isang kanan para mapalayo ng bahagya si Donaire. The gift of life is never more or less. It starts at any time you like and ends in just the wink. Sa tagpong ito, si Gabalyo ang nagiging agresibo sa sagupaan. Pero parang nabasa na ni Donaire ang mga magiging susunod na taktika nito kay Gabalyo. Hindi nagpapataig sa mga banat ng asasin. Balik sa game plan na distansyang laban si Gabalyo dahil hindi pa rin ito tinatantana ni Donaire. Ang hindi inaasahan na kaliwa ni Donaire sa kanang bodega ang tuluyang nagpaluhod kay Gabalyo at nagpatapos sa laban. Nanalo si Donaire via KO para depensahan ang WBC Bantamweight Crown. Mga kabrader, kahit pa tinalo ni Donaire si Gabalyo, ay iba yung respeto pa rin ang ibinigay nito sa mas batang katunggali. Nilapitan ang Filipino Flash para yakapin at maaaring pabawang salita sa mga tatahakin pa ni Gabalyo. Para sa akin mga kabrader, dapat matuwa tayo na kapwa Pinoy ang naglaban dahil sa parehong tagumpay ang nais makamit naman ang dalawang boksingero. Hindi naman ibig sabihin na ang matatalo sa laban ay hudyat na ng katapusan ng kanyang karera. Ang mahalaga ay ang pinakita ng bawat isa kung bakit sila ang nararapat na tumapak sa ibabaw ng lona. Mga kabrader, sa naging pagkapanalo ni Donaire, ay napatunayan nito na hindi pa tapos ang misyon nito sa pro boxing. Kung iisipin, ay baka kaya pang mapiga ng Filipino Flash ang mga taon nito para maging undisputed champion under 118 pounds. Dahil siguradong hindi na kayang pigilan ng tadhana na mga
Nakaharap nito ang kapareho niyang mga nasa tuktok ng Bantamweight Division. Pero kung kayo ang tatanungin, sino ang gusto niyong makasagupa ng Filipino Flash? Rematch kay The Monster? O ang angas ng Pinas na kapwa Pinoy? Kung umabot ka sa dulo, itype mo na ang mga opinion mo para mapag-usapan sa comment section. Kabrader!